Kilig. Ayan, hello mga katuna. Welcome back to our channel. Ayan. Hi, ate. Oh, di ba mga katuna, nakita nyo kami. Naglalakad kami mga katuna. Papunta kami sa bilihan ng feeds ng baboy, tapos bilihan din ng gamot nila. O, kasi yung mga piglets natin mga katuna nagtatay sila, kaya inaalala ko kasi baka sila ay mamatay. O, di ba? Syempre hindi naman sila nakakapagsalita mga katuna, kaya tayo ang magtatanong kung bakit sila nagtatay at kung ano ang dapat nilang inumin na gamot. And hindi lang yun mga katuna, yung mga chicks din natin doon, may laglag din ang pakpak. Means to say, may sakit din sila. Kasi sa mga chicks, mga katuna, kapag nalalaglag yung pakpak nila, masama ang pakiramdam nila noon. Kaya, magtatanong din tayo mga katuna kung ano ang kanilang dapat inumin na gamot para sila ay gumaling. Oo. So, ayan, naglalakad kami sa kahabaan ng kalsada ng tralala. Malayo pa yung lalakarin natin mga katuna. So, mga katuna, mamaya ulit. No. Many unbearable hours later. So ayan mga katuna, nandito na tayo sa bahay mga katuna. Nakauwi na kami ni Nea. Oo. So ito yung ating mga binili mga katuna. Bumili ako sa Santaling Mantika kasi doon 180 plus ito. Tapos dito mga katuna, isang bote ay 40 pesos. So bumili na ako doon. Tapos ulam natin, kalahating kilong manok. Tapos bumili ako na itlog maalat, 2 peraso. Kaya siya maalat mga katuna kasi wala siyang ligo ng 3 araw. Tapos 5 perasong itlog na hindi maalat. Hindi siya maalat mga katuna kasi kaniligo niya lang. Oh, fresh. Wow! Tapos bumili din ako ng dalandan. Oo, mga katuna, pampatibay ng baga. Oo, para hindi tayo sipunin o buhin. Tapos, bakit nandiyan kayo? Dito kayo. Tapos, bumili ako ng 3 sardinas na king cup. Oo. King cup, oo. Hindi queen cup, kundi king cup. Bumili ako. Kasi, pangulam natin, tsaka pangulam natin sa ating mga kahayupan. Tapos, bumili ako ng dishwashing Astron. Ito lang muna ang kaya ni Katuna kasi medyo mura-mura lang siya. Oo. 35 pesos. Tapos, bumili ako ng Sonrox. Oo. Hindi natin ito iinumin mga katuna kasi hindi naman ako bigo sa pangarap. Oo, ano? So, hindi natin ito iinumin. Lalagay natin ito dun sa nag-iingay na washing. Tapos, yung pinakasadya natin doon mga katuna, ayan. Ito. Gamot sa sisiw na may sakit, tapos gamot sa bihig na nagtatay natin, no? Amoxicillin, Tylosin, Broxinil. Tama ba ako? Broxitil. Ambroxitil. Ayan. Ambroxitil. Ayan. Antibacterial siya. Anti-infective. Ayan. Ito yun, oh. So, ito yung nirekomenda sa akin doon. Pinagbilhan ko mga katuna ng gamot. Ito yung nirekomenda kasi mabisa daw ito. So, malalaman natin mga katuna kung mabisa sila, no? Kapag gumaling bukas, agad-agad. Kapag mayroon tayong bagong nararamdaman na kakaiba dun sa ating mga alaga na chicks and piglets. So, tara, magpainom na tayo. So, ayan, meron tayong malinis dito na maliit na balde mga katuna. Kahit anong container na pwede nyo pagtimplahan mga katuna. Tapos, dito natin ititimpla yung ambroxitil. Oo, antibacterial siya mga katuna and anti-infective. So, sana gumaling yung ating mga alaga mga katuna, no? Buksan natin. Tapos, sa pagtimpla daw nito mga katuna,
hanggang sa kumulay lang daw yung tubig, mga katuna. O, depende sa ating mga katuna kung gaano kadami yung tubig na ilalagay natin, kasi hindi naman daw siya basta-bastang mapapanis. Yung tubig na nilagyan ng ambroxetil, antibacteria, anti-infective na gamot, mga katuna, eh pwede siya i-consume sa loob ng 5 days. So, huwag tayong mag-worry kung mapadami yung matimpla natin, kasi marami din namang magko-consume. Meron tayong 5 piglets and 24 chicks. O, kasi namatay na tayo ng isa. 25 yun supposed to be, mga katuna. Kasi namatay ng isa, kaya 24 chicks na lang siya. So, timpla-timpla. Need natin na malinis sa tubig. Ayan. Malinis na tubig ang kailangan natin, mga katuna. O, siguro, mga katuna, mga dalawang tabo. Ayan, dalawang tabo. Okay na yun. Or tatlo na, tatlo. Tatlo, ayan. Kasi sabi dito, mga katuna, sisiw, panabong, broiler, at baboy. O, maghalo ng 10 grams o dalawang pakete sa bawat galon ng tubig sa loob ng 5 araw. So, 5 days siya, no? Dalawang galong tubig, tapos dalawang pakete yung ganito. At sabi din naman dun sa akin sa pinagbilhan, basta daw kumulay, okay na yun. So, ayan. Buhos na tayo. Tapos, wala tayong panghalo. Pero meron ako dito. Meron ako dito ang lumang chopstick. Alis ka dyan, dito para sa'yo. Tigdigan pa natin, mga katuna. Uy, gamot na. Kita nyo ba? Hey, hindi ito sa'yo. Wait lang. So, ayan. Okay na siya, mga katuna. Kasi feeling ko nagkulay na siya. Nagblend na yung kulay dun sa tubig natin. Haluin lang natin para matunaw yung gamot, mga katuna, na ambroxetil. Bukas, mga katuna, update ko kayo kung effective nga to sa ating alagang piglets and chicks. So, ayan, okay na yan. Painumin na natin. So, ayan, mga katuna, nilinis ko muna yung lagayan ng tubig ng mga sisiw. So, dito natin ilagay, mga katuna, kasi nga, diba, pwede siya i-consume ng 5 days. Kaya at least, sa 24 hours, mga katuna, inanatiling malinis yung gamot sa loob. Diba? So, ayan, lagay na tayo. Agapan natin, mga katuna, na huwag magkasakit yung mga alaga natin, kasi syempre, mga katuna, sayang din yung tawag dyan, pinuhunan natin sa kanilang patupa. Ayan, tapitanin na natin. Bayaan lang natin siya dito, mga katuna. Mauubos din yan siya. Tapos, ayan yung ating piglet, oo. First aid kasi daw, mga katuna, sa mga nagtatain ng mga baboy, makainin daw ng dahon ng saging. Kaya ayan, pinakain ko sila ng dahon ng saging, mga katuna. And, so far, mga katuna, ayan yung poop nila, oh, na medyo basa at inaalala ko na. At yung iba na may matigas na. Ayan, may mga poop silang mga pasintabi sa kumakain, ha? Ayan, may mga poop silang basa talaga. Nakita nyo, mga katuna, bago tayo magpainom ng gamot sa kanila, mga katuna, linisan muna natin, mga katuna, yung kanilang kulungan. Syempre, yun din yung paraan, the best way para hindi magkasakit yung mga alaga natin is yung malinis yung kanilang lugar na tirahan, malinis yung kanilang kinakain, malinis yung iniinom nila, and malinis, syempre, din yung naglilinis, di ba? So tara, linisan muna natin.
tayo malinis ng mga katuna. Tingnan natin yung unboxing na natin. Ayan, dyan ko din nadaan mga katuna sa gilid kasi para madiretso dun sa kanilang ayan o. Ayan. Inom kayo kasi gamot yan sa pagtatae. Giinom. Mauuhaw din tong mga baboy na to mga katuna. Bayaan lang natin siya dyan mga katuna. Ayan, uminom na sila. Oo, nakainom na sila mga katuna. So, ayan mga katuna, napainom na natin yung ating piglets, oo, na nagtatae. Tapos yung ating chicks na mga matatamlay din, oo. Update ko kayo bukas mga katuna kung effective ba. Bukas, pagising ko, kapag wala na ako nakita ang malabsak o malabnaw na poop na tae ng ating mga piglets, at kapag nakita ko na yung chicks na ay hindi na, tawag dito, hindi na nakaladlad. Hindi nakaladlad yung pakpak. So, ibig sabihin mga katuna, yung gamot na ginamit na Ambroxetil ay effective siya mga katuna. So, pagod match pero masaya. Yan ang buhay ni katuna dito sa bundok ng Tralala. Yes, mga katuna. And, pagod ako. And, yun. Hanggang dito na lang muna sa ngayon mga katuna yung ating video. Kaya sa mga katuna ko dyan, walang sabang sumuport at sumabaybay sa aking mga palabas. Thank you so much sa yung lahat mga katuna. Love, 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 love. And see you to my next vlog, babush.